Kinigo at welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video guys, mag-unboxing po ako ng iPhone 12 Pro Max. So, kung napansin niyo po sa mga nauna ko pong video, matagal-tagal na po ako huling nag-unboxing kasi puro po ako tour, pagluluto. So, ngayon, ay nasakto naman po na bumili po ako ng bagong phone ko. So, ayan po. Samahan niyo po ako mag-unbox. Let's go! Sana po muna natin siya. So, ang GB po niya ay 256. Yan. Kasi masyado na pong mahal yung 512. So, 256 na lang po. Hindi naman na si ito mapupuno naman agad. So, ang pinili ko pong kulay ay Pacific Blue. So, tingnan natin. Wow, ang ganda. Pinili ko tong kulay na to kasi unique, kakaiba. Kasi kadalasan, di ba, yung mga iPhone, black, white, rose gold yun. So, ito yung pinili ko yung kulay. So, yan. Yan po natin. Yung dati ko pong phone ay XS Max. So, naisipan ko pong mag-upgrade ng 12 Pro Max na lang kaysa mag-11 Pro Max ako. So, ito siya. Ganda. Yan. Pakita ko muna sa inyo yung tsura niya. Tsaka yung side niya, iba na rin. Yan, na-flat na siya. So, ito po kasi may dual SIM to, pero mas pinili ko kasi yung single SIM. So, yan siya. Ganda, shiny, shiny. So, tignan natin. Yee! On ko lang siya. Yan na. So, kaya ko to pinili, guys, kasi wide angle na siya. So, maganda yung pagkakuha niya. Ang pagkakalam ko kasi, yung XS Max, 7 megapixel lang yung harap niya. So, yung likod, 12 megapixel din. Same din naman ito. Yung likod nito, 12 megapixel din. Pero, triple camera na siya. So, mas malina, may wide angle pa. Yan, may wide angle siya. So, ito naman, yan. Ang front camera ito, 12. So, mas malinaw siya. At, tsaka pag nag-record ng video, kasi di ba ang pagkakalam ko yung mga naunang mga iPhone, mas malinaw yung likod kesa harap pag nag-record ka ng video. Pero ito, mas pinalinaw na nila. So, kahit mag-record ka gamit yung front camera, malinaw na rin po yung kakalabasan niya. So, itong dulo ng video ko na to, sana tapusin nyo guys ha. So, papakita ko sa inyo yung sample ng mga kuha tsaka video nito. So, yan. So, gagawa ako ng sample ito ha, ng mga pictures, videos, para makita nyo. Yan na siya. Shing. So, activate natin. Ay. English. Nakikita nyo ba guys? So, nasa Brunei ako, kaya Brunei. So, nabili ko nga po pala ito ng 2,069. So, sa pera natin, sa pesos, 72K. Yan. Kasi 35 ang palitan ngayon. Yan. Activate ko muna siya, guys. Ay, kukonek ko muna pala sa wifi. Kaya lang hindi ko alam yung wifi dito sa stop house. Wait lang, guys. Kukonek ko muna. Wait. Ayan guys, dito na ko ulit. Pasensya na. Hindi ko kasi kabisado yung wifi dito. So, kinonek ko muna. Ayan, nakakonek na siya. Tiyan yan. So, next. Ayan, wait lang daw siya. Ayan. Wait muna. So, habang hinihintay ko siya makonek yung wifi, tingnan muna natin yung loob ng box. Ito siya. So, ayan. Ang cable niya. Kaya lang ang daya. Ngayon kasi, wala siya kasamang charger. Cable lang. Tsaka wala rin siyang headset. Hindi tulad nung bumili ako dati ng XS Max. May headset, may charger. So, ito na lang siya. So, tinipid na lang. So, ito yung cable niya. So, ngayon hindi na siya USB type. Type-C na siya. Ayan. So, dahil wala akong adapter niya, hindi ko muna ito gagamitin. Gagamitin ko muna yung luma kong charger. Kasi pwede naman. Ayan. So, extra ko na lang yan. Tapos, pin.
kaya. Isa na lang yung sticker niya. Sa excess mo kasi dalawa pa. Dalawang Apple. So, manual yan. Ito na lang. Wala na yung ano. Buti na lang may headset pa ako ng ano. Sa iPhone ko dati. Tadun! Ito siya. Yan na. Connect na yata. Yan. Activate natin siya. So, mamaya ko na lang si-set up yung mga... Yan, yung Face ID, yung mga Apple ID ko. Mamaya ko na lang siya i-set up. Yung passcode ko, mamaya na lang din. Tingnan muna natin yung loob niya. So, hindi ko muna siya iyan. Sure. Tsaka mas malaki pala yung display screen nito. Kasi yung XS Max, 6.5. Ito, 6.7. Hindi naman ganun kalaking diferensya, pero pwede na din. Tsaka isa pa palang nagustuhan ko dito, yung battery niya 6,300 na. Tama ba? Ay, mali. Ano? 6. Sabihin mo na, kalimutan ko. Kalimutan ko yung battery na ano. Ang alam ko lang yung XS Max is 3,100. Ah, 3,600. Oh, tama. Yung XS Max kasi is yung may kasama ko din. Yung battery health yon. Ay, battery health. Battery life nito. Yung mAh niya, 3,600 na. Yung XS Max ko is 3,100. Pwede na din. Pero yung XS Max ko, nung bago-bago yun, ang tagal ko din ginagamit yun. Kasi isang araw kong gamitan. Maghapon. Bago siya malobat talaga. Pero ngayon kasi halos 2 years mahigit ko na kasi gamit yun. So, madali na siya malobat. Mga 2-3 beses na ako nagka-charge na yun. Yan. Tsaka lagi kasi ginagamit yun pang ano. Actually, yung iPhone ko yun kasi ginagamit ko pang mga pang vlog, pang record, ganyan. Kasi, tatamad ako dahil yung camera. Tsaka mas sanay ako sa iPhone. Tsaka mas madali mag-edit. Kasi sa phone lang din ako nag-edit sariling sikap. Ganun. So, ayan. Tsaka kaya pala nasira din yung ano yung kaya din na, alam ko yung battery health ng XS Max ko, ano na lang, 82%. Kasi nga, lagi kong ginagamit sa ML. Mobile Legend na yun. Kaya, bilis niya na malobat. Pero ito, hindi ko ito gagamitin. So, mahirap na. Wala tayong budget pabili ulit. So, tipit-tipit. Pang matagalang gamitan na to, guys. Ito na! Yan, wala pa. Mamaya ako na lang i-set up yung Apple ID ko, yung apps yan. Siya. Parang same lang din siya ng ano, ng XS Max. Mas, napasin ko lang, mas malaki nga talaga yung screen niya. Yan. Same na same naman. Yan. Excited lang talaga ako yung sa camera kasi talagang gamit na gamit yung camera sa pag, sa pagbibideo, ganyan. So, mamaya, gabi na kasi dito, so baka bukas, mas maganda kasi outdoor tsaka sa may labas. Ay, outdoor labas sa nga lang. Kukuha ako. Yan. Ay, ako nakita yun. Kita yung kama kung madumi. Ah, magulo. Yan, 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 yan. Basta malinaw siya. Basta mas maganda kasi na kukuha talaga ako ng ano. Tatry ko yung ano, yung mga gandang view dito sa Brunei. Pipicture lang ko, tsaka mag-record lang ang video. So, tapos na tapos nyo itong video para makita nyo. Gagawa ko ng sample. Yan. So, bumili na rin pala ako ng mga accessories nito. Siyempre, mahirap na baka ano. Tsaka yung ano kasi nito, lalaki na ho. Delikado, baka mabasag. Kaya, yun. Bumili na rin ako ng accessories. Bumili ako ng tempered glass. Yan, matte type. Full ang pinili ko. So, mamaya ko na lang dito ikakabit. Bumili din ako ng camera lens. Protector. Kasi nga, triple lens na kasi to. So, mas kailangan maging maingat. Kasi, hirap na. Ay, saan na ba yun naman? Sabihin na binit ko. Wala na ata. Yun. Yan. Yan na. Kita niyo ba? Yan. Lalagay ko to protection kasi nga masyado malaki yung ano niya. Kanya mga camera yan. Anti-scratch din. So,
So, syempre, bumili din ako ng casing. Syempre, yung binili ko, yan. $19. Yung tempered glass, $10. Yung camera lens is $10 din. Siguro mga 300 pesos sa pera natin. So, ito, $19. So, doble. Siguro mga 600 pesos. Pero sabi naman ito magandang quality kay X1 yung brand niya. So, clear yung pinili ko para kita yung kulay niya. Siyempre, kailangan makita yung kulay. Yan. Tiyan, oh, diba? Kailangan lang talaga may protection yung camera lens niya. Parang siya na. Low? Low? Diba? Ganda. So, yun. Sana guys, nagustuhan nyo po yung unboxing na ginawa ko. So, thank you po. At don't forget po to subscribe. Tsaka, click nyo po yung bell button para ma-update po kayo sa susunod ko po mga video. So, thank you guys! Namin yan eh.